Good morning. I am Flor Tariela and welcome to Flor's Garden. Today, we are very fortunate that we have with us Dr. Jaime Galvestan. Magandang umaga po sa inyo lahat. A warm and pleasant good morning. Yes. Si Dr. Tan is a professor in UP, pero more than that, siya ay arbolario. Arbolario. Yes, so, alam niyo, sa puntaan po tayo sa rural areas after finishing sa UP College of Medicine, ay talagang bilang scholar ng bayan, naglikod tayo sa Samar, Leyte, Cordillera, Negros at sa Mindanao. At nung nga sa 10 taon noon, na-discovery po natin ang mga halamang gamot ng Pilipinas. Nung alam nyo, bilang isang doktor, sa doctorless communities tayo, yes, kasi, yes, mga far-flung, electricity-less rural areas. Ayan, eh talagang may dala kang gamot, isang buwan na, ubus na agad. Tapos bigla akong, sabi ko, paano kaya to? Siyempre, in my humility, kailangan matuto ako sa mga herbolario, mga hilot. Okay. Ayan, kaya ako po yung doktor na marunong mag-herbolario, mag-hilot. Pero nakita mo rin, Doc, that it was ayun, effective. Saka siyempre, dahil tayo talaga researcher din, di ba? At tayo rin katuwang ang aking mga taga-UP College of Medicine professors, ay sinubukan rin natin, tinesting rin natin, at pati ako sa aking clinic, ginamit ka, at napakahusay. Napakahusay. At matipid. Ayun, yung pa, oh. Isipin nyo ba na, ayan, di ba, kagaya nito, no? Kamote lang ito. Talbos ng kamote. Hindi nyo ba alam, talbos ng kamote, magpapababa ng inyong blood sugar, di ba? Wow. Magpapababa ng inyong blood pressure. Ini-small natin yan. Ini-small, parang, hindi sabi pala dapat. Hindi pala dapat, pero talagang kainin nyo to araw-araw, tiyak, di ba? Healthy na ang inyong dugo. Yes. Healthy pa ang inyong katawan. You know, Senator Salonga, yeah? Na kulong siya ng Japanese time, and during his 80th birthday, sabi niya, ang pinakain lang sa kanila ay kamote. Ayun. But my husband was saying, alam mo kaya sila nabuhay noon? Kasi nga kamote ang kinain ayun, niya. Ayun, sa totoo lang. Oh. Ayan, welcome to Hardin ng Buhay dito po sa Flor's Garden. Punong-puno ng buhay, nandiyan lang sa inyong tabi, baka tinatapak-tapakan nyo lang, binabaliw-baliw, wala nyo lang. Pero tingnan nyo naman, halamang gamot. Ayan, nakagaya niyan, balbas pusa, meron tayong sambong. Lahat ito matututunan natin, mamaya, ng konti. At saka, Doc, alam mo, kaya itong Hardin ng Buhay, maraming weeds. Ayun. Maraming weeds na... Damo. Damo, na actually medicinal. Yes. Kaya ang tawag namin, weedicinal. Ayan. This time, we'd like to show you the benefits of a medicinal plant and a medicinal spice. Nandiyan lang sa ating kusina ang... Ginger. Ginger. Ayan. Ah. Alam nyo, talaga ito, napakaraming gamit. Ano? Ang aking una-una, talagang kukuha kayo ng isang malahing lalaking. Diba? Kasi laki ng inyong hinlalaki. So sabihin na lang natin na medyo lumabis-labis na konti. Kung gusto lang natin very strictly na hinlalaki. Ayan, tingnan nyo kasi laki po ng aking hinlalaki. Ganito lang, this is what it will take for one dose. Na effective dose. Siyempre pwedeng sobra, pero ito yung talagang minimum dose. Pero walang masama kung sumobra. Walang masama. Kasi alam nyo, ito 4,000 taon nang iniinom ng... talinglahing mundo, di ba? Ng humankind. Ayan. In fact, Doc, yeah. Alam natin na pag may sakit, di ba, sinasabi, eat chicken soup. Yun. Pero ang nalaman ko, hindi pala yung chicken. Eat the ginger. And the onion. Ayan. And the garlic, yes. That is in the chicken soup. Kaya yun ang pinapainom. Taba ka. Sige, turo mo naman sa ating mga nanonood, paano ba tinatanim? Oh, di ba? Okay. Flor's Garden ito eh. Sige, habang tinatalupa ko. Pero okay. Sa totoo lang, pwedeng hindi po talupan, ano? Kasi yung balat niya, lalo na pag organic, di ba? At dito sa Flor's Garden, organic lang. Napakahalaga. At ito, may tiwala ako kay Flor. Ah, oh. Na napakalinis na po dito at organic ka po. Sige, please. Well, first, this is a root crop. Mm. Root crop. Ibig sabihin, ang kanyang... laman ay nasa ilalim ng lupa. So, para paano mo siya i-induce na maging malaki at maganda ang kanyang bunga, we have what we call the double dig. Nagdidig ka para buhaghag ang lupa at mabilis itanim. Ayaw nito ng clayish. Gusto niya buhaghag ang lupa. And here you have the secret is in the soil, iba-ibang klaseng lupa. So, ang gusto nito, medyo sandy loam. Na lupa. Anong ibig sabihin ng sandy loam? Sand at saka konting clayish, mas maraming sand para buhaghag. But what we have also is the double dig. Ang ginagawa namin,
mga isang metro, pwedeng dalawang metro, huhukayin, lagyan nyo ng mga dahon, compost, even mga sticks, and then just let it be para ang ugat nito ay mabilis lumaki. Walang sagabal. That's how to plant it, Doc. Ayan. At paano naman natin gagamitin, no? Itong luya. Una-una sabihin na lang natin, no? Ang number one ko, inuubo kayo, makatay nyo lalo muna. Masakit, paos. Ayan. Ito na pa, napakasimple. Ito pong luya. Ayan, dito ganitong kaliliit, di ba? Parang sabi ko, malapalitong o kalahating palitong luya, lalagay nyo talaga sa inyong ilalim ng inyong dila. Bakit po? Tingnan nyo naman, hindi nababara na aking... Bakit sa ilalim po ng dila? Ang ilalim po ng dila natin, napakaraming daan na ng dugo, blood vessels po na, wow, absorb niya po ka instantly, within a minute. Ngayon, ito po, nakikita nyo, walang hadlang sa aking pagsalita. Nakasuksok sa kailalim-lalima na aking dila at hindi mahalata ng mga ibang tao na meron kayo. Pero ngayon pa lang, ngayong minuto na ito, ayan, ginhawa na ng aking lalamunan. Okay. Tiyak na hindi na ako uubo, nakakahiya. Kung dato tayo po sa publiko. So ito po, every hour on the hour, just change it. Pwede niyong lununit kasi hindi naman laso ng luya, no? And of course, ito na po. Ayan, tingnan natin to. Hiniwa-hiwa ko na po. Ano? At kung gusto niyo nang, sabi natin, mild siya, lalo na sa mga bata, ayaw kasi nila na maanghang, ano? Masyado. So ito, meron pa tayong mainit na tubig dito, na bagong kulo. Ilalagay po natin itong mga hiniwa-hiwang mga luya. Ayan, di ba? Sa ating... Nakakaramdam kagad. Ayan, gumuguhit. Mm-hmm. Ayan, lalagay nyo lang po dyan at talagang takban po natin ulit. No? Ito yung tinatawag nating chinaa or infusion. The most common form, binababad po sa mainit na tubig o kaya maganda rin kumukulong tubig. Iwanan po ito ng 15 minuto, di ba? At matapos po nung pwede nang inumin. Yun. So yan, isa naman kung gusto natin talagang lubos-lubos, ang paggamit po ng, eto lalo na itong pambata, gusto natin kasi mga usually children, lalo na 2 years old to 12, ayaw nila na masyadong maanghang, pakukulang po natin to, mahinang-mahinang apoy lang po, no? Slow cooking, di ba? Slow cooking. And mga 15 minutes, tanggalin nyo po, ayun, nando na, the power of ginger. Ayan. Okay. Talagang maano? Maanghang. At di ba, hindi naman siya nakaka-istorbo masyado. Ayan. Kung gusto niyo pa, mas maliliit. Ayan. Ang luya, respiratory protective. Na? Yes. So, protektado inyong ilong, protektado inyong lalamon, ang inyong baga, ang mga tubo ng baga o bronchus, protektado. Gusto niyo, ayaw niyo, lalo ngayon, panahon ng malamig, yes. Ito ang kailangan kaya natin. Kaya pala maano ang salabat pagka Christmas. Oo. At mas maganda kung lalagyan niyo ng kalamansi at honey. Yun ang napakaganda. Okay. Ang susunod po na isang halaman na tumutubo lang, no, Flor, at siguro pakilala mo ang oregano, di ba? Oh. At paano ba ito gina-garden, di ba? Napakadali ho. Ito, basta you have 2 nodes, mm-hmm. Okay, cut it, isasaksak mo lang sa lupa, ayun, pwede na siyang tumubo. At kahit anong lupa yan, pwede? Kahit na anong lupa, okay. Pero mas maganda kung the secret is in the soil. Ayun lagi, siyempre. Medyo may konting compost. Doc, itong mga apo ko, pagka may ubo, ayun. Ito ang ginagamit. Napakaganda. Sige, tingnan natin yung formula mo. Paano ginagamit yun? But before that, my mother, okay, who is 97, ginamit niya sa mga kapatid ko. Ayun. Ang ginagawa niya, dinidikdik niya yung dahon. Dinidikdik ang dahon. Tapos, ayan, dikdikin natin. Kinukuha yung juice, okay, and then lalagyan niya ng konting kung mahirap ano yan, pero okay, actually as if, tapos papainom, and then they remove the phlegm. Okay, pipigain, okay, yes, yung juice niya, okay, yes. Okay, tapos yun na, lalagay sa teaspoon, and then ipapainom. And my mother says the phlegm is expelled. Wow, yeah, talaga, totoo po yan, no? Kahit sabihin natin, galing sa nanay ni Flor. 97. Grandma. Yes. Anong first name? Arlene Lapus Goto. Okay, wow. Grandma Arlene. Ayan, yes. Sikreto ng ating katutubong kaalaman. Di ba? Indigenous knowledge. Yan ang ginamit niya sa mga kapatid ko. Okay. Ngayon naman, kung kayo po'y
Ito gusto ko rin turuan ng isang bagong gamit. Liba, yung akin po ginagamit ko rin po sa ubo, no? Ganun-ganun kagaya sinabi po ni Flor. At dito naman, kung sakaling kinagat kayo ng lamok o kahit anong insekto. Nako, lalong-lalo na yung mga balikbayan natin na hindi sanay na mga kinagat. Ayan, ang ginagawa ko po, kinukuha lang po tong oregano. Ganun dito, ang tawag ko pinitpit, ano? Pinipitpit po natin yung parang sinusugatan lang ng konti. Ayan, di ba? Oh, tapos alam niyo po ito, may mga sangkap po siya na talagang anti-inflammatory, no? At kung meron nga pa yung lasi, ayan, kinagat ako kang hina. Ayan, itatapal niyo lang, di ba? Wow, voila yung kanyang inyong balikbayan o mga, sabi natin, mga ating mga foreign guests. Ayan, matutuwa sila na, ayan. Okay, ang kate, bagong, tanggal kate yun. Agad, oh. Di ba? Tanggal pa maga yung pagkapula. Okay. Oregano, napakaganda. Okay. Okay. Ayan, so, halamang gamot pa po na iniinom para rin sa ubo. Lalo ngayon panahon ng kalamigan, ng December, January, February. At kung sakaling nakagat kayo ng lamok, o may makate sa inyo, o na-allergy kayo, ayan, tanggal po agad. So, di ba? Pwede sa ubo, sa... sipon, sa sipon at saka mga kate at kagat. Ayan. Sa sipon, Doc, ginagamit din niya ng aking apo ngayon. Ayun, yes. Galing. Ayan. Oregano, huwag niyong kakalimutan. Napakadali itanim. Yes, napakadali. At saka, Doc, ayaw din daw nito ng daga. Ayun. Yung smell niya, kaya kung gusto niyong walang daga, ayan, magtanim. Okay, magtanim nito. Then you crush it because it's the smell. Ayaw. At ilagay niyo doon sa mga dinadaanan ng daga. Yes. Okay.